Good morning mga bata! Welcome sa ating Light of Life Church Sunday School. Ngayon ay unang linggo ng bagong taon, kaya napakabuti na ikaw ay nagsa-Sunday School. Simulan natin ang taon ng merong pasasalamat at pagpupuri para sa ating Diyos. Alam ko handa na kayong magsimula, tayo ay magsimula sa panalangin. Kausapin natin ang Diyos sa panalangin. Tayo muna ay tumahimik, yumuko, pumikit, at manalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa lugar na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat din po sa bagong taon at bagong simula ng aming mga buhay. Salamat din po dahil patuloy niyo po kaming hinahayaang lumapit sa inyo, makinig at mag-aral ng inyong mga salita. Gabayan niyo po kami sa taong na ito at sa susunod pa pong taon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, ng karunungan at punuin niyo po ang aming mga puso ng kagalakan. Nawa po'y kayo ang maging sentro ng aming mga buhay at ng pag-aaral namin. Itinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Purihin naman natin ng Diyos ngayon sa ating mga awitin. Ikaw ay tumayo at sundin natin ang awitin na ito. Lahat ay aawit at lahat din ay sasayaw. Control. He is strong and mighty.
Mga bata, oras na para sa ating memory verse na ituturo sa atin ni Teacher Jamelyn. Ito ang ating unang memory verse para sa 2021. Makinig kayong mabuti! Kumusta mga bata? Kasabay ng bagong taon, meron din tayong bagong memory verse. Magandang simula ng taong ito sa pamamagitan ng pag-aaral at pagkakabisado ng salita ng Diyos. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong awitin natin ang isang kanta na siguradong alam ninyo. Pakinggan natin. Bata, anong sinabi sa kanta? Jesus loves the little children. Mahal ni Jesus ang mga bata. Alam niyo ba na hindi lang ang kanta ang nagsasabi niyan? Maging ang Biblia, ang salita ng Diyos na naglalaman ng mga katotohanan ay nagpapatotoo din tungkol sa pag-ibig ni Jesus para sa mga bata. Hayaan ninyong basahin ko mula sa Biblia. Mula sa Mateo chapter 19 verse 14. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Bata, dahil dito na ipakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa mga batang katulad ninyo nang pagsabihan niya ang mga alagad na huwag pagbawalan ang mga ito sa paglapit sa Kanya. Alam niyo ba na nais rin ni Jesus na kayo'y lumapit sa Kanya? Nais din niyang maranasan ninyo ang pag-ibig ng Diyos at mapabilang sa kaharian ng langit. Lapit na ba kayo kay Jesus? Kung hindi pa, magandang pagkakataon ito upang makalapit ka sa Kanya at upang mas makilala mo pa siya. At kung ikaw naman ay nakalapit na kay Jesus o nakakilala na kay Jesus, mainam, mas makinig ka pang mabuti upang mapabuti mo ang magandang relasyon na mayroon ka kay Jesus. Sige, bago natin kabisaduhin ang ating memory verse, basahin natin ito muli. Maaari kayong tumingin na lamang sa screen. Mateo chapter 19 verse 14. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Mateo chapter 19 verse 14. Bisaduhin ang memory verse pamamagitan ng stop and go. Dali lang ito mga bata. Kapag nakita nyo ang senyales or ang logo ng stop, kailangan nyo lang huminto at ulitin ang salitang pinaghintuan. At kapag nakita naman na ang go, pagpatuloy lang ang pagbigkas ng mga susunod pang salita. Malinaw? Sige, subukan natin. Mateo chapter 19 verse 14. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Mateo chapter 19 verse 14. Naintindihan ninyo yung gagawin mga bata? Sige, gawin pa natin. Mateo chapter 19 verse 14. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata,
Huwag ninyo silang pagbawalan, 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 sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mateo chapter 19 verse 4. Ulitin pa ba natin mga bata? O sige, sa huling pagkakataon. Mateo 19 verse 14. Sinabi ni Jesus, 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 hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mga mapapabilang sa kaharian ng langit, 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 langit. Mateo 19 verse 14. Isado nyo ba mga bata? Kung hindi pa, okay lang, kahit mamaya na. Basta, huwag ninyong kalimutang mag-send sa ating group chat. Makinig na tayo kay Teacher Shane. Happy New Year 2021 na! Bagong taon, hindi ba? Pero ano ba ang bago? Sa palagay ko, lahat naman ay pareho pa rin. Ngunit, ang bagong taon ay simbolo ng bagong simula para sa ating lahat. At tayo, sa ating Sunday School, tayo ay magsisimula sa Diyos o kasama ang Diyos. Mga bata, ano ba ang nais ng Diyos para sa atin? Lalong-lalo na para sa iyo na isang bata. Sa lesson natin ngayon, makikita natin ano ba ang nais ni Jesus na gawin mo bilang isang bata sa panibagong taon na ibinigay niya para sa iyo. Sige, sabay-sabay nating panoorin ang susunod na video at alamin ang nais ni Jesus para sa ating lahat. Isang importanteng tao ang dumating sa bayan. Narinig niyo ba ang balita? Si Jesus ay nasa bayan. Ito nga ang usap-usapan sa kanilang lugar. Narito si Jesus. Lahat ng tao ay nais makita si Jesus. Ang mga lalaki ay nagpunta sa kanya upang marinig ang kanyang mensahe, kasama pa ang ilang mga may sakit dahil narinig nila ang kanyang pagpapagaling. Lahat ay nagalak nang makita si Jesus kasama ang mga tao, sapagkat nakita nila ang pagpapagaling nito. Lahat ay tinatanggap ni Jesus at walang sino mang pinapaalis. Ilan din sa mga nanay ay nais makita si Jesus. Nais nilang i-bless ni Jesus ang kanilang mga anak. Ganun din naman, ang mga bata ay masayang makita si Jesus. Mahal ng mga bata si Jesus, lagi itong nakikinig sa kanya at mahal din ni Jesus ang mga bata. Siya ay nagtuturo din sa kanila. Kaya nga, ang mga nanay ay nagpunta rin sa bayan upang makita si Jesus. Sinabi pa nila sa kanilang mga kaibigan, tayo na at puntahan si Jesus. Ang mga bata rin kasama ang kanilang mga kaibigan ay nagpunta kay Jesus. Siguro naglakad sila ng malayo kasama pa ang maliliit na bata upang makita si Jesus. Hanggang sa narating din nila ang lugar kung nasaan si Jesus. At siguro ilan sa mga bata ay gumapang upang makarating sa unahan at makalapit kay Jesus. Ngunit hindi sila makalapit sapagkat ang lahat ng tao doon ay nais ding makita si Jesus. Naisip siguro ng ilang mga nanay na hindi na sila makakalapit kay Jesus. Sinubukan nilang lumapit at nakita sila ng mga alagad. At ang mga alagad ay hindi natuwa sa kanilang ginawa. Sinabi nila, umalis kayo,
Nakita niyo namang abala si Jesus, hindi ba? At siya rin ay pagod na. Nakita ni Jesus ang nangyari at sinabi, "Sandali lang, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Namangha ang mga alagad at ang mga tao. Lumapit nga sila kay Jesus at pinagpala ni Jesus ang mga bata. At siya ay nagbigay ng oras para sa kanila. Masaya si Jesus na makasama ang mga bata sapagkat mahal ni Jesus ang mga bata, pati na ang mga magulang at nais nilang silang lahat ay maging bahagi ng pamilya." Naunawaan niyo ba ang kwento? Ito rin ay ating memory verse para sa linggong ito. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Nakita niyo ba? Nais ni Jesus na ang lahat ng mga bata ay lumapit sa Kanya at hindi sila dapat pagbawalan o pigilan sapagkat para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, nais ni Jesus na lumapit ka sa Kanya. Nais ni Jesus na kilalanin mo siya at basahin, pakinggan ang Kanyang salita sa Biblia na ikaw ay manalangin at sumamba sa Kanya. Hindi ba pinagpala ni Jesus ang mga bata? Sa ating kwento, nakita natin na hindi natuwa si Jesus nang makita niyang pinipigilan o pinagbabawalan ng mga alagad ang mga bata na lumapit sa Kanya. Kaya nga, sa lahat ng mga magulang at sa lahat ng mga nakakatanda, hayaan nating lumapit ang mga bata kay Jesus. Hayaan natin silang sumali sa Sunday School. Hayaan natin marinig nila ang mabuting balita at malaman ang salita ng Diyos, nang sila rin ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Ngayon nga ay unang Sunday ng 2021 at napakainam. Mabuti na nandito ka at nagsa-Sunday School. Pero sana hindi lang ngayong Sunday, kundi bawat linggo sa taon na ito, ikaw ay mag-Sunday School. Tayo ay makinig sa mensahe ng Diyos at sama-samang purihin ng Diyos. Ikaw ba ay magsa-Sunday School linggo-linggo? Itaas mo nga ang kamay kung ikaw ay magsa-Sunday School. Ayan, alam ko, lahat kayo ay magsa-Sunday School linggo-linggo ngayong bagong taon. Pero, hindi lang tuwing linggo tayo dapat lumapit sa Diyos. Dapat araw-araw tayo ay manalangin, magbasa ng Biblia, at lumakad kasama ni Jesus araw-araw upang maranasan natin ang Kanyang pagpapala. Mga bata, naalala mo ba ang ating lesson na nakaraang linggo? Hindi ba natutunan natin na ang Biblia ang pundasyon ng ating buhay? Kaya nga, sa bagong taon para sa ating Sunday School, kayo ay aatasan ko o i-assign sa inyo ang pagbabasa ng Biblia. Tignan ninyo ang inyong paper activity at doon makikita nyo kung anong aklat ng Biblia ang babasahin ninyo linggo-linggo. Halimbawa, para sa unang linggo, ngayong linggo dapat mabasa ninyo ang Genesis chapter 1 hanggang chapter 2 at ganun din naman ang Genesis chapter 3. Kung kayo ay merong Biblia, buksan ninyo at ang Genesis ay ang unang aklat sa lumang tipan. At kung nahihirapan kayong hanapin ito, pwede kayong magpatulong sa inyong mga magulang.
At kung wala naman kayong Biblia, pwede rin kayong mag-download sa inyong cellphone ng Bible at mabakakabasa na rin kayo. Mga magulang at mga nakakatanda, gabayan po natin ang mga bata sa pagbabasa ng Biblia. At magandang balita, kapag natapos ninyo ang buong Bible reading para sa taon na ito, kayo rin ay makakatanggap ng magandang regalo galing sa Sunday School. At syempre, kapag ito ay inyo nang nabasa, ipaalam nyo rin sa amin. Pwede kayong mag-message sa ating Sunday School Messenger at sabihin ninyong, "Teacher, nabasa ko na po para sa ngayong linggo." O pwede nyo rin ibahagi kung ano ang inyong natutunan. Gagawin nyo ba ito? Basahin ang Biblia, linggo-linggo, makikita ninyo sa inyong paper activity. Ayan, alam mo na ang iyong gagawin. Mag-Sunday School linggo-linggo at basahin ang ating Bible reading. Mahal ka ni Jesus, kaya nga nais niyang ikaw ay lumapit sa Kanya. Mahal ka ni Jesus dahil siya ay namatay sa krus para sa iyo. Inalay niya ang kanyang buhay upang ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan upang ikaw rin ay bigyan niya ng bagong buhay. At ang buhay na ito ay gagamitin natin upang papurihan ang Diyos at mabuhay ayon sa kanyang mga salita. Wala ngang duda na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Ngunit ang tanong ko, mahal mo ba si Jesus? Mahal mo ba si Jesus? Kung mahal mo si Jesus, tayo ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at ng Kanyang mga salita. Ano nga ang gagawin natin sa 2021? Mag-Sunday School linggo-linggo. Sana walang absent. At sumali sa ating Bible reading. Kaya nga, word up! Lumapit ka kay Jesus. Ang kanyang kaharian ay para sa'yo. Ano ang nais ng Diyos para sa'yo ngayong taon? Ikaw ay lumapit sa Kanya. At sa ating paglapit kay Jesus, mararanasan natin ang kanyang pag-ibig at matatanggap natin ang kanyang pagpapala. Siguraduhin mong laging mag-Sunday School at sumali sa ating Bible reading. Alalahanin natin ang ating memory verse, Mateo 19 verse 14. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Kapag na-memorize mo na ang verse na ito, isend mo ang video sa ating group chat. Tayo na ay magtapos sa panalangin. Tayo mga bata ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo sa amin na panibagong salita niyo at aral na aming natutunan ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga guro na siyang gumabay at nagturo ng mga salita niyo. Sana, Panginoon, ang mga salitang aming napakinggan at aming nabasa ang siyang maging gabay namin sa araw-araw. Tulungan niyo po kaming maisa puso, maisagawa namin ang lahat ng salita niyo. Panginoon, patawarin niyo rin po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Sa inyo na po namin itinataas lahat ng papuri at pagsamba sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Dito tayo nagtatapos ngayong linggo. See you next Sunday at every Sunday mga bata. Paalam, mag-iingat kayo. Pasukan na naman. Mag-aral lang mabuti.